Naku naman, bakit ayaw pa rin maalis ng Sing Sing? Laylay ang balikat na sambit ni Audrey sa sales clerk. Nasa tono ng boses nito na parang mawawala na ng pag-asa. Maging siya nga ay napabuntong hininga na rin. Paano ba naman? May 15 minutos na yata si Naroon na nakayuko at nag-aalis ng Sing Sing sa daliri niya. Ngunit ayaw pa rin talagang humiwalay ng Sing Sing. Kainis naman, bakit babawal kagatin? Sa tingin ko kapag kinagat ay matatanggal naman. Reklamo na ni Audrey. Umiling ang sales clerk. May tendency kasi na mayupi ang Sing Sing o mabawasan ng diamond. As you can see, ang design ng Sing Sing na yan ay mayroong malalaki, medium at small na diamonds, Miss Audrey. Pasensyosang paliwanag pa nito sa kanya. Siyempre pa ay nagkakilala na sila at nagkatanungan na ng mga pangalan ng isa't isa. Sandy nga raw ang pangalan nito. May 3 taon na raw itong nagtatrabaho sa Gabrielle Jewelry. O siya, sige na, subukan na lang ulit natin. At napakasungit pa naman ang boss manager mo. Aniya, binulong lang niya rito ang huling katagang kanyang sinabi. Humagikik naman ito ng tawa. Mahina lang din at saka gumanti ng bulong. Magsusungit talaga yun. Eh ikaw ba naman ang tanggihan ng jowa, hindi ka magsusungit? Talaga? Kaya pala parang ang init ng ulo niya. Kumento pa ni Audrey na tinanguan ng sales clerk. Oo madam, pero nature na nun talaga na magsungit naman. Wala nang bago. Bilib nga ako sa'yo kanina. Nagawa mo siyang pangatwiranan. Totoo naman kasi na bakit nakakalat sa kung saan-saan yung singsing na to. Kung gayon naman pala kalaki ang worth value. Diba? Proud na tura niya pa sa pagsagot niya kanina sa manager. Tumango ang sales clerk at napabungis-ngis sa pag-ingos niya. Salamat nga po pala rin kanina. Akala ko talaga ituturo mo na ako nang magtanong si Sir Gabriel kung sinong nagbigay sa iyo ng permiso na isukat ang Sing Sing. Kinabahan po talaga ako ron at breadwinner pa naman ako. Saka ang hirap humanap ng trabaho sa panahon ngayon. Nahalata ko nga na kinabahan ka. Saka wala yun. Kung may dapat na mga twiran sa manager nyo, customer yun dahil customers is always right. Isa pa, hindi tama na isisi niya ang mali sa iba. Mas hindi naman tama na magbanta siya. Naaalisin sa trabaho ang tauhan, lalo na't sa sarili niyang kapabayaan. Pero ma'am, hindi naman namin siya basta manager lang dito. Kasi kaya siya ganun sa'yo kanina. Siya kasi ang may-ari nito. Kaya talagang tatanggalin niya ang staff niya kung kailan niya gustuhin. Ha? Ano ka mo? Bulalas ni Audrey. Sa kanya lang na-realize ang pangalan ng jewelry shop na yon. Gabrielle Shine Jewelry. Si Sir Gabriel po ang owner nitong jewelry shop. Ang Sing Sing po na to na nasa daliri niyo ay ang mismong Sing Sing na ibibigay niya sa girlfriend niya dapat kagabi. Usap-usapan na nga po ang pagtanggi ng girlfriend niya sa alok niyang kasal sa GC namin ang mga katrabaho ko. Napasinghap ulit si Audrey. Hindi yata at pareho pa silang broken-hearted ng boss nito. Kaya po ma'am, dapat na nating maalis tong Sing Sing. Seryosohin na natin ang pag-alis at nasisiguro kong malalagot ka sa kanya kung hindi maalis to sa daliri mo ngayon. Ay, para namang gusto kong huwag nang maalis to sa palasinsingan ko. Muli niyang nilagyan ng sabon ang daliri niyang pinagsuotan niya ng kontrobersyal palang Sing Sing. Nagulat na nga lang ako na ayaw nitong maalis. Ang klingin ng Sing Sing niya, Sandy, sa totoo lang. At saka, sakali man na hindi to humiwalay sa akin ngayon, ano naman ang gagawin niya sa akin, Aber? What a good question, miss. Sabay na napalingon sila ni Sandy kay Gabriel na basta na lamang bumungad sa likuran nila at nagsalita. May inip na nakarehistro sa mukha nito at pagsusungit pa rin. Pinuntahan sila nito sa parteng lababo kung saan obvious naman na para lang sa mga nagtatrabaho roon ang jewelry shop na yon. Dahil siguro ay inip na nga. Kahit naman kasi siya ay naiinip ng matanggal ang Sing Sing. Pero hanggang sa mga oras na yon ay nakapagkit pa rin yon sa daliri niya. Bakit? Ano ba ang gagawin mo sa akin? Hindi pa man siya tapos na magtanong dito, ay hinila na naman siya ng binata sa braso niya. This time, sa mahigpit na paraan na iyon. Wala na akong pasensya at oras para hintayin pa na matanggal ang Sing Sing sa daliri mo. Anito nang hindi naman lumingon pa. Sa paraan di na siniguro nitong siya lang ang makakarinig niyon. Ang malakas sa singhap sa loob ng jewelry store na iyon ay tila hangin na nagdaan lang sa pandinig niya nang madaanan nila ang mga tao roon. Ni isa rin sa mga sales clerk ni Gabriel
ang hindi nagtangka man lang na sundan sila upang pigilan ang mga to ang boss nila sa napipintong gagawin sa kanya. Ang masaklap pa at nakapagtataka ay bakit nang binabaybay na nila ang lobby ng mall at makasalubong nila mga uniformadong guards at naka-civilian ay pinagmasdan lang din sila ng mga yun. Pinagmasdan lang sila kahit halata naman at malinaw na nakikita ng mga itong pagpupumiglas niya sa pagkakahawak ni Gabriel sa kanya. Hey! Teka! Saan mo ako dadalhin? Tura ni Audrey sa binata, pero hindi pa rin naman siya tinatapunan ng tingin nito. Kung pagmamasdan kasi si Gabriel, habang hatak siya ay tila wala na itong pakialam sa paligid, na parang alam nitong lahat ng makakasulubong ay tatabi at bibigyan nito ng daan. Kaya tuloy-tuloy lamang ito sa mabilis na paglalakad, habang hila siya. Diretso lang ang tingin nito at nakatiim ang mga bagang sa galit. Diyos ko, galit ito sa kanya. Natural, ala nga na matuwa ito. 5 milyon ay napakalaki. Kahit pa nasabihing, sing-sing lamang iyon. Saka hindi ba't broken-hearted daw ito? Ibang-iba talaga ang capacity ng isang tao sa pagtanggap ng kalungkutan at kasawian. Kaya nga heto siya, natatakot sa maaaring magawa ni Gabriel sa kanya. Kahit pa nga ba na pareho silang broken-hearted ngayon, natatakot siya dahil hindi naman niya to kapareho na sa isang sing-sing lang ay gagaan ang feelings. Sa isang sing-sing lang na pwede sana niyang papaniwalaan ng sarili na matutuloy ang kasal na pinangako sa kanya ng taong nangloko sa kanya. Hanggang sa matanggap na niya ng tuluyan na siya ang bumili ng sing-sing na yon. And at the end of the day, sarili lamang niya ang nakatulong sa kanya sa pag-usad at paglimot. Pasok! Untad sa kanya ng baritonong boses ni Gabriel, napakurap si Audrey. Noon lang niya na-realize na tumigil na pala siya sa pagpiglas, na tumigil na rin sila sa paglalakad. Naroon na pala sila ni Gabriel sa isang itim na kotse na medyo may pagkamakintab na blue sa malapitan pala. Obvious naman na pag-aari nito ang sasakyan na yon. Teka, bakit naman ako papasok sa kotse mo? Saan mo ako dadalhin? Hindi ko ginusto na huwag maalis sa daliri ko ang pahamak na sing-sing na to, no? Walang prenong sambit ng dalaga rito, nang tila mahimasmasa na siya. Nang tingalain niya ito, dahil mas mataas naman talaga ito sa kanya. Umabot siya sa bandang balikat nito. Noon lang din niya napagtanto na nakapinid na pala siya sa nakabukas na pinto ng front seat ng kotse. Nakapinid siya roon, at yun ang tamang term dahil pitit siya. Nagmistula tuloy siyang kuting na sinalakay ng isang malaking tigre sa kasalukuyan niyang pwesto. Malabo siyang makatakas mula rito sa pwesto niyang iyon, kahit pitit pa siya. Well, unless sisipain niya ito. Yes, please. Hawak ko siya ngayon at sisiguraduhin kong hindi siya makakatakas hanggat wala pa kayo. Sure, Sarge. Namilog ang mga mata ni Audrey sa narinig mula rito. May kausap ito sa cellphone. Isa pa sa hindi niya man lang namalayan na nagawa na nito. At tila kasagutan sa tanong na namayani sa isip niya. Iminrestra nito ang sarili nitong cellphone sa harap niya at nagsalita. Wait for the police. They will arrest you. Pero madali naman akong kausap. Pwede kitang hindi ipakulong kung susundin mo ang gusto ko. Ibubuka pa lamang sana niya ang bibig upang magtanong ay tumugon na kaagad si Gabriel. Be my fake wife. Seryosong saad ng binata. Ano? Anong pinagsasabi mo dyan? Pagak na natawa si Gabriel sa nahimigan niyang panginginig ng boses ng babaeng basta na lamang sumukat ng sing-sing niya na nagkakahalaga ng 5 milyon. To be honest, kanina niya pa napuna talaga. Na bagamat kinulang sa tamang pananalita ang babaeng kaharap niya, maganda ito. Hindi to pure Filipina. Halata sa features nito. Mas lalong sa mga mata nito na matingkad ang pagka-gray sa tuwing nasisinaga ng ilaw. Sa bigla ang tingin ay itim iyon. Pero once natitigan mo sa malapitan, katulad na lamang ngayon, na inilapat niya sa ibabaw ng bubong ng kotse niya ang mga braso niya. At nanguusig na inilapit niya ang sarili niyang mukha sa mukha nito. Kulay abo na iyon at ang pagkaabo pa ay talaga namang nakakahalina. Muntik na nga niyang isipin na budol ito kanina. Anong klaseng negosyante siya na magpapaniwala sa ganun? Nakakahiya na dahil lang sa sing-sing na may kalakihan man ng halaga ay hindi naman niya ikalulugi kung tutuusin. Nagawa niyang mahusga ng kapwa. Nakakahiya para sa tulad niyang businessman
na humakot na ng parangal patungkol sa mahusay na achievements sa larangan ng negosyo. Ang maniwala na nag-exist ang hallucination budol or whatever they called it. Ano ang nakakatawa? Kakaiba ka na ha? At para yatang mas ma-emphasis ang huling sinabi, hinaplos ng babae ang sariling mga braso. Nang ipag-cross nito iyon sa harapan na ani mo naman, ay may pinoprotektahan din sa kanya sa ginawi nito. Napangisi si Gabriel. Maano ba naman na mangsindak siya ng makulit na babae ngayon hanggang sa makumbinsi niya to sa alok niyang fake marriage dito? Na, hindi naman niya hahayaan na tumanggi ito. Hindi pa ipinapanganak ang babaeng makakatanggi kay Gabriel. Alright, bigla na lang niyang naisip kanina na gamitin ang singsing na ayaw maalis sa daliri nito upang mapapayag ito sa gusto niya. But of course, kailangan niyang i-consider ang side nito. What if may boyfriend na ito? What if may asawa? May kinakasama na? Maigi nang sigurado. Parang sa negosyo lamang iyan. Hindi po pwedeng pag naisip mo, magpapadalos-dalos ka na. Kailangan mong timbangin ang mga bagay-bagay para hindi ka magsisi sa huli. Sa gwapo kong to, anong akala mo sa akin, miss? Aniya sa pakyut na paraan. E akala niya ba'y sisindakin niya? Bakit nang makita niyang tila nahihintakutan na nga itong tunay sa kanya, ay bigla na lamang nagbago ang timpla niya sa isang iglap. Audrey Santiago ang pangalan ko. Wika nito. Pagkatapos ay wala sa sariling napalunok ito. Iniwasan din ito ang mga mata niyang nakatuon dito. Napadiretso siya ng tayo. Okay, hindi niya gusto ang biglang bagsalakay sa kanya ng pakiramdam na parang kinatatakutan siyang tunay ng babaeng kaharap. Bilang lalaki, hindi iyon counted na nakakaastig sa kanya. Ewan lang niya sa iba. Tumikhim si Gabriel. Nakuha naman iyon ang atensyon nito at tinignan siya. Pero sulyap lamang iyon. Natuon na kasi ang tingin nito pagkatapos sa mga palad at sinimula na naman itong pilit alisin ang singsing sa daliri nito. Hayaan mo na yan kung hindi maalis. Aniya, tiningala siya nito nang tila mapagod ito sa pag-alis ng singsing ay sumusuko na itong naupo sa front seat ng kotse niya. Nakakainis naman. Gusto ko lang talaga namang isukat to eh. At nagandahan kasi ako. Nagre-reklamo nitong saad, ngunit nasa tono ang pakiusap. He let out a breath before he speaks again. Look, about sa sinabi ko sa iyo kanina, habang hindi pa natatanggal yan sa daliri mo, subukan mo muna ang alokon na maging fake wife mo. Oo, desperado na ang binata na siyang mapabalik si Maris sa buhay niya. Matapos kasi nitong hindi tanggapin ang inalok niyang kasal para dito, ay basta na lamang na hindi niya ito makontak. Tinaguan na siya ng girlfriend. Hindi man lang ito nag-effort na makipag-cool off at dahil kilala niya ito, alam niya sa naiisip niyang gawin ay mapapalabas niya ito. Mapalabas ito mula sa pinagtataguan nito at mapapabalik sa buhay niya. Tama, gagawin niya ang lahat hanggang sa ma-realize ni Maris na balikan siya. At tama rin ang ideya na pumasok sa isip niya kanina. Pagpapanggapin niyang asawa niya si Audrey. Total naman, ay nasa daliri na nito ang singsing na inalok niya kay Maris kagabi. Sa gagawin niyang ito, mapapagselos niya si Maris. May babangon niya pa ang natapakan itong ego niya. Kainis. Hindi naman niya hiniling dito na agad-agad ay pakasalan siya. Inalok lang naman niya to ng kasal kagabi. Upang maipabatid dito na wala na siyang babae na makikitang mapapangasawa kung hindi ito na. Na wala na siyang ibang babae na nanaisin pa. Na hindi na niya ito gustong mawala pa sa kanya. Kaso nga, nabigla nga yata ito masyado. Kaya tumanggi ang nobya. At aaminin niyang malakas na suntok sa ego niya iyon. Fake wife? Naririnig mo ba ang sarili mo? Maang natanong ni Audrey sa kanya. Kunot na kunot ang noon ito. Oo, malamang. Ako ang nagsalita. He replied sarcastically. Saka hindi kita pinapapili rito, nang oo o hindi, na para bang ako pa ang kailangan na mag-adjust sa ginawa mo, kaya hindi maalis ngayon yung singsing ko. Pinapapili kita kung papayag kang maging fake wife ko habang hindi yan natatanggal sa daliri mo o dadalhin kita sa pulis. But unless of course, may 5 milyon ka ngayon na ibibigay sa akin, wala tayong magiging problema. Audrey gritted her teeth. Tinignan din niya ng masama si Gabriel. Alam niya na kung bumubuga ng bala ang panlilisik ng mga mata niya ngayon, ay kanina pa ito nakahiga.
Napakasama nito, walang puso. Ayaw man niyang isipin pero hindi niya maiwasan. Bina-blackmail siya nito ngayon para sa pansariling benepisyo nito. Malinaw na nakarating iyon at naproseso ng utak ng dilaga. Ginagawa mo to dahil dinig kong tinanggihan ng girlfriend mo ang alok mong kasal kagabi. Gabrielle smirked. Lihim na nakagat ng dilaga ang sarili niyang labi. Ang daldal niya. Baka mapahamak si Sandy. Puro kasalita dyan. Nakapamulsa pa. Look at you. Standing tall and proud. Pero kung alam lang sana ng lahat na nagagawa mong mag-blackmail ang isang babae, na di hamak na mas maliit sa'yo. Sigurado kong pagtatawanan ka ng nasa paligid mo. His eyes darkened. Kahit nagulat siya sa pagbabago ng ekspresyon ng mga mata nito, ay hindi yun pinahalata ni Audrey dito. Ano? Hindi ka makasagot dahil yun ang totoo. Bina-blackmail mo ko. Pinipilit na maging asawa mo. Alam kong matanda na ako. At hinahanap na ako ng lahat ng kaibigan ko, ng pamilya ko. Alam ko rin na maganda ako. Pero hindi mo ba naisip ang mararamdaman ng girlfriend mo kung sakali? Sa gulat niya, ang kaninang matiim na titig nito ay biglang nagbago. Real quick nga eh. Parang naaliw to pagkatapos mainis sa kanya. Anong nakakatawa? Hibang ka ba? Nagtataka niyang tanong dito. Tumatawa na talaga ang binata. Malakas tong tumatawa habang nakatingala. Ang isang palad ay nakapamulsa, habang ang isa ay nakasapo sa sariling batok at minamasahe iyon. Sinulyapan siya nitong muli, matapos ang munting serya ng halakhak na pinakawala nito. So, iniisip mo talaga na binablackmail kita? Dahil maganda ka? Napamaang siya. Sa dami ng mga sinabi niya, yun pa talagang naalala nito. Napakawalang puso talaga ng lalaking to. Oo, maganda naman talaga ako ah. Wala pang taong nagsabi sa akin na pangit ako. Hayo na naman ang binata sa mabilis na kilos nito. Hindi na naman niya nahulaan na lalapit ito sa kanya. Sa puntong ang mukha niya ay sobrang lapit. Pero buti na lamang at sa pagkakataong iyon ay hindi siya napaamang at napapikit. Hindi niya naipakita na nagulat siya sa aksyon nito. Bagkus ay sakto nga rin lang ang mata nitong tila nanlilisik sa galit. Kung napuna man ito, na naipagsalikop niya mga palad niya sa gulat niya rito. At nahaplos niya rin ang singsing nito. Hindi niya masabi. Hindi niya masabi dahil ewan ba niya kung saan ang gagaling. Ang parang kung anong hangin o ano na umikot sa sikmura niya bigla. Maganda ka nga. Ani Gabrielle, pinaghayo ng mga mata sa kabuuan ng mukha niya. Ang mga mata mo ay kulay abo. Ang ilong mo ay matangos at maliit. Hugis puso ang maliit mong mukha at ang labi mo. Ganyan ang papangarapin ng labi ng isang babaeng katulad mo. Mapula, kahit walang bahid ng kung ano. Ano ba? Pero flat ka, walang korte ang katawan mo. Napasinghap at napanganga naman si Audrey sa mga sinabi ni Gabrielle. Dinagdagan pa nito ang sinasabi. Tapos ngayon ay hindi mahirap hulaan na kahit ganyan kalit ang katawan mo ay malakas kang kumain. Ha? Wake up, Miss Audrey Santiago. Hindi ang tipo mo ang gugustuhin ko at aabot sa puntong iba-blackmail ko para maging asawa ko lang. Napapikit na lang si Audrey nang pitiki ni Gabrielle ang ilong niya. Ouch! Wika ng dalaga. Pero bago pa siya makapagsalita, ay nakapasok na ito sa kotse. Siya kapabalagbag na isinara nito ang pinto. Fasten your seatbelt, Miss Santiago. Yun lang ang narinig niyang huling salita mula sa binata, bago maramdaman na pinatakbo na nito ng mabilis ang sasakyan. Mapapayag kaya ni Gabrielle si Audrey na maging fake wife nito? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.